Magandang umaga sa inyo. Morning. Well, una, yung mga nasa likuran, sa labas, hindi na natin na alas ma-accommodate. But what is important, thank you very much, you're here. That's the purpose of this meeting is to hear some complaints against you by your workers, no? Kaya nabibigla, I always wanted to listen to everybody. That's why this is what we call the Welcome to Bulwagang Bayan. Sino dito yung mga taga Maynila? Tasa ka ba? Have you visited Bulwagan? Hindi pa? Oh, welcome, welcome. First time nyo? Oh, this is where your taxes go. And you deserve to be here. Especially if there is a concern in their respective business. Anyway, we have here Director Lemmy Facundo of the Business Processing. And we have Attorney Michelle of the City Legal. And si pa ba? Si Councilor Rawisia and Major Ribay of Smart. Anyway, I'll go straight to the point. Because I have to attend a 10:30 press conference and briefing about our incoming event sa Manila, yung Nazareno, no? Una, kamusta ang negosyo nyo? Matumal na. Nung Pasko? Malakas. New Year? Matumal? Ha? Matumal? Lugi kayo? Lugi? Lugi? O, sura na kayo. Because, kung nalulugi kayo, there is no point to exist. Right? We have to be honest, ha? We'll talk tayo, ha? Basta kayo, may mayor kayo, kaya nyong tapatin. Ako lagi naman magtatapat sa inyo. Kasi nga, sabi daw, umpisahan mo ng tama, matatapos ka ng tama. So, well, one, our data shows that people are coming in already instead of buying in the streets. Unlike before, halos hindi pumapasok ang mga customer ninyo. And our data shows natigil na rin yung ilang may-ari doon sa loob ng tindahan na naglalabas ng tinda sa kalye. Kasi some of them are the owners also of those products. So everybody are now being given equal opportunity. Okay? Now, have you renewed your business permit? How was it? Matagal? Mahaba pila? You have to be you have to answer me because so that will be better. Okay, mahiya sa akin. I always accept faults, misgivings or shortcomings. I always accept that as a matter of innovation so that we can innovate or make it better. There is now 1,000 square meter available for you instead of 100 square meters regular area in City Hall. All you have to do is go to SM, Manila. Alam niyo na ba na meron tayong renewal sa SM? You go there. It's more maliwalas. More space. More counters. And we've been receiving modesty aside, we've been receiving good reviews because for the first time, kaya nila mag-renew ng one day.
as long as you have a complete requirements. And requirements is not being supplied by the government. You are the one who are complying it supposed to be and submitting it before us in the business processing office. If you have a complete license, a complete data, one day. And we've seen it. I've seen it in Facebook. If you are new, one day then, dapat makuha mo na yung permit mo. The logic behind is, we'll go after you upon issuance of permit. Kung tama yung sinabi nyo o mali yung sinabi nyo. For the meantime, pagkakatiwalaan namin kayo. So it is the government who trusts you about your statements. Then later on, you operate first, then later on we check kung tama yung mga sinabi ninyo, kung bago ang negosyo nyo. Tama? Okay. Now, don't deal with fixers. Bibigyan ko kayo ng tip. Bibigyan ko kayo ng tip, ha? Misa makakatipid kayo, di ba, with fixers? Bibigyan ko kayo ng tip. These fixers is the same person na magsusumbong sa inyo sa akin. Pansinin ninyo, bakit niya alam na may problema yung business mo? Bakit alam ng syudad na may problema yung business mo? You know why? It's the same person who help you ang nag-chu-chu sa'yo. Alam niyo bakit? Gusto nung tao na yan lumakas kay Mayor. Sisip-sip yung kay Mayor. Mayor, si Corporation ABC, may problema papel niyan. Si RTW, may problema papel niyan. Ha? Paano mo nalaman? Hindi, nalaman ko lang po, nasiyasat ko. Pero sa totoo, siya rin yung nag-fix before. Oh. Kaya don't expose yourselves. You have now a receptive government. You have now a pair, city government. All you have to do is only pay what is due to the city. Wala na. You continue doing business in the city of Manila. Okay? Tulungan nyo na akong malinis yung gobyerno. Alam nyo, para maging matagumpay, yung tao nagkukusa na. So, pag nagkusa kayo, hindi, magkikisa na ako doon sa pagsasaayos ng gobyerno. So, don't expose yourselves to a future problem. That's why I issued a directive last year na tax amnesty, general tax amnesty. The logic behind it, those who have problems, which they know, will have a more opportunity to correct themselves without penalties. Kumbaga, naitama nyo yung, may tama yung nabigyan ng pagkakataon ng taong bayan na may tama ang sarili niya. So I would assume there is about 50,000 plus who avail the tax amnesty program and tax incentive programs. Now we'll start a new year with the clean books, no? Eh, sa akin mahalaga yon for you. Dahil pag malinis ang libro nyo, walang, anong tawag yan? Bigla na lang pumupunta sa opisina nyo? Nag-inspeksyon? No. I will not. I would assume, ang presumption ko ha, nagsasabi kayo ng totoo. Totoo ba? Well, yun ang presumption ko. Before you can trust the government, I think the government should trust his people. Because love begets love. Tama ba? So, pinagkakatiwalaan ko kayo na tama ang sinabi nyo. Okay? Doon tayo magsisimula. Yung gobyerno muna magtitiwala sa mga negosyante. Then we start
rearranging yung mga bulok na kamatis para hindi makahawak ng iba. Okay. Now, this is the reason why we're here. Mga kababayan, gusto niyo bang magnegosyo sa Maynila? Parang ayaw niyo. Yes! Gusto niyo magnegosyo sa Maynila? Yes! Meron lang akong pakiusap. You are all welcome. No harm will come to you as long as I am mayor. Okay? No harm. I don't want any of us disturbing you on your regular business day. Okay? I want you to have peace of mind while doing business. And I'm gonna do my best in my own little way, our best, to keep you safe as long as you're inside the city of Manila. It may not be perfect government. It will never be a perfect system. It will never be a perfect policy. But there is government. We will do our best. Now, ito naman ang kahilingan ko sa inyo. Parang kung magkano nagpapasweldo ng 180 pesos. Hindi ko sinasabing lahat. I'm just saying, this is a fact already, okay? Let us not deny, it may not be you. So you don't have to react. Tama? It may not be you. But look at yung katabi mo. Diba? Is there a possibility? O sige, babalik, i-rephrase ko yung ano, yung tanong. Is there a possibility na isa sa negosyo, isa, dalawa, tatlo, apat, sampu, isandaan sa negosyo na nagpapaswaldo na 180? Is there a possibility? Yes. Then don't deny it. Kasi that's how you address problem. By not denying things that are existing. So that's why we're here. That's why, instead of ordering a closure to 168, ordering a closure to 999, ordering a closure to Lucky Chinatown, ordering a closure to Divisoria, and so on and so forth, Dagupan, why not talk to you? Diba? Para explain, give you a chance to everybody. Yeah, so not to disturb your business. That's why I wanted this quick. Okay. Mga kababayan, makisuyo naman. Total negosyo pinasok nyo. Tama? Gusto nyo kumita? When you hire people, please treat them fairly. Be human. Human enough to care. Be compassionate. Put compassion in your business. A lot of people who were fair in their time became the who's who of this country. Especially to those visitors of ours who wanted to, you know, make a living in our country, in our city. Foreigners. And I'm going to tell you history. Mag-drive kayo sa Skyway, going to Laguna, look at the left side of the skyline of Makati. You will see buildings there. A lot. Owned by Filipino Chinese businessmen. Who used to be a trader like you in the early times. In the early times. They became successful in this country. And particularly, nobody can deny it, in this city. So, Manila is land of opportunity for any businessman. It's a chance
for everybody, because the effects is, you saw it already. Look at those tall buildings owned by Filipino Chinese. So ibig sabihin, may chance ang lumago ang negosyo nyo sa Maynila. If those things happen to them, it can happen to you. Tama? But I think one thing for sure, most if not all of them are fair enough in dealings. So, I am now, I, your mayor, asking you, and I hope I'm not asking too much. Magbayad naman tayo ng tamang sweldo. Wala ko ibang hilingin sa inyo. Make them a member of Pag-ibig. Make them member of PhilHealth. Make them member of SSS. These are existing laws. You have to make your employees member of SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Huwag niyong tipirin yung 100 piso, 300 piso, 500 piso. Kapag malusog, panatag, mataas ang kalidad ng mga empleyado ninyo sa pamumuhay, you will have a better employees. Better, efficient, and productive employees that who's going to love you and love their work. And if that thing happen, then you have a very a very good atmosphere. No harm will come. Alam niyo ba sino nagtitip? Bibigyan ko yung tip. Ito may mga insidente. Kung may pera kayo, wala. Yung naapin yung empleyado. Kanino nagtitip? Doon sa isang holdupper. Walang yan, no? Pinapakain mo na, tinip pa na may pera ka para perwisyoin ka lang. I don't want hate to be returned with hate. That's I don't like it. You know, I always believe what Martin Luther King said. No? If hate in return be given love, then there will be light at the end of the tunnel. I want you to have a journey with me. Please help me heal the city of Manila. I want to heal the city, and I cannot do it alone. I want people with good perspective facing challenges together. Just treat them fairly. Mahal ba ang PhilHealth? Mahal ba ang SSS? Mahal ba ang Pag-ibig? Mura lang yun. Can you do that for me? Yes. Anyway, under the law, you're required. Do you know that? Do you know that? Yes. That under the law, you're required. Please, maliwanag tayo ha. Kasi after this talk, implementation of rules. And that's the saddest part. If you don't follow. That's why you are now given a chance. Okay, kakalimutan ko na yung 2019. Kakalimutan ko na yung January 1. Kakalimutan ko na yung January 2. January 3. 4. Today is January 6. Ang aalalanin ko na January 7. January 8. Kumbaga, moving on. So, I will give you 3 weeks. The whole January, I will give you a chance. Okay? I will give you a chance. Go on, register your employees as member of SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Pay ample amount
them humanely. Wala na ako bang hiningi. Ang kapalit, pag may nang abuso sa inyo, puntahan nyo lang ako. I will not allow anybody from us. Ha? Maliwanag ba? Yes. Or you have any question, you can ask me now. Maliwanag na hiningi ko, ha? Yes. Huwag na kayong matakot. Huwag na kayong matakot. Ay, naku, nagot ako. Hindi ako, hindi member SSS yung aking empleyado. Huwag kayong matakot. Bibigyan ko na kayo ng time, eh. Kaya wala na, wala kayong dapat kabahan, ha? Huwag kayong kabahan. Kabahan kayo after, kabahan kayo February 1. Doon na kayo kabahan. Kung hindi ka pa nagko-comply sa requirements ng batas. Yun, pero huwag kayong kabahan. Ano to, moving forward tayo, ha? Moving forward. Ha? Moving forward tayo. Para wala nang samaan ng loob. Okay? Sige, any question? You have any question, you can ask me now. Any concern, you can ask me now. Yes, brother. Umasa ko ha, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year. New Year. Yes, please. Mga paano po yung mga small business na nakapasok sa mall na ang karamihan naman pwede nila ay yung mga pamilya nila mismo. Ano na yan? Ang mga pamilya nila mismo? Ano? Ito member mo siya ng SSS. Empleyado mo ba siya? Ay, siya rin ang nagbabantay doon sa mga pwesto namin. Hindi niya. Ang sinasabi ko, anak ko, pwede ko maging empleyado. Tama ka rin? Yes. Then you consider him or her employees. Ano ba ang deserve? Ano ba ang karapatan ng isang empleyado? Then you just give it to her or him. Because, you know why, brother? Yes. If you do that to your son, if you do that to your children, you're teaching your children the right way to do business. And later on, pag nagpantay na ang pamo, ang matututunan niya sa buhay ay yung itinuro sa akin ng aking ama. Paano i-treat ang isang empleyado kano katulad ng pag-treat sa akin ng tatay ko na ginawa kong empleyado. So, ang ipapamana mo sa kanya ay tama. So, matatapos yung anak mo ng tama. Yes. Yes, please, Nay. Please. Huwag kayo may sino po yung nag-raise? Sige. You open yourselves, ha? Para malam, matutunan din ako. Yes. Magandang araw po, Your Honor. Yes, please. To be short, no? Kasi po, kami po yung maliliit na mga Pilipino na may business po. Opo. Hindi po kami gaano makapag, ano po ng... Maraming tauhan. I know. Ang isang meals po. Dalawa lang, isang tatlo lang. Nabibigay naman po namin yung sinasabi niyang 500 and sometimes 300 and everything. Ang problema lang po namin, sometimes yung mga tauhan po namin, hindi po sila nagtatagal. Sometimes, bigla na lang po sila lumalayas, na walang paalam, and ano. So, in our part naman po, bibigyan namin sila ng SSS, that's nice. Ng health, ng everything they want. Kaya lang, yung sila po ang nag-aalisan sometimes na hindi po namin alam kung kailan sila tatagal or what. Okay. Bibigyan kita solusyon. Yes, ma. Pag nawalan ka ng empleyado, hanapin mo si Fernan. Hindi, walang biro. We'll give you employees. Kasi actually... Kasi ang point ko... Yes, sir. You treated them right, yeah. It's their loss, not yours. What we're trying to talk about here is you doing the right way of business. Huwag mo silang, huwag maging hindrance sa iyo yung ugali ng empleyado mo. In fact, I think some of the businessmen here will agree that employees, they come and go. Your business stays. So, dalawang bagay lang yan. Will you continue doing business? Or you stop because meron kang empleyadong batugan? walang kusang palo? Iba-iba tao eh. Okay. Diba? Ayaw matuto agad. Mas marunong pa sa amo. These are problems eh. Diba? These are problems in business. Yes, that's why I don't want you to have so many problems. Especially, particularly sa'yo.
At least ikaw, alam mo yung panatag ka sa gabi? Na wala kang inaapi? Yung masarap ang tulog mo? Tapos, huwag mo nalang isipin yung kawalangyaan ng iba. Eh kung talagang batuban problema ngayon, di ba? Pero pag nawala ka ng empleyado, hinihikayat ko kayo lahat, maghanap kayo ng mga tao na naghahanap ng trabaho kay Pernan. We'll provide you. At least we'll help you. Pernan Bermeo, asan ba si Pernan? Si Pernan Bermeo is our peso. I don't know if you heard the city government for quite some time. Have you heard about peso? Some of you. But most of you not. See? Good thing, nagtawagan tayo ngayong araw na ito. Nangailangan ng empleyado, go to peso. We'll post it. We'll help you hire your respective employees. Peso, Public Employment Service Office. Andyan na yung sa baba, active na active yan. Iyan kung bakit nakakita kayo ng senior citizen na nahahire, PWDs, you know, those things. Peso can help you. Ha? Just fulfill your obligation. Huwag mo nang intindihin yung mga walang direksyon na empleyado. Pag-alata naman yung ano mo eh. Okay, next. Yes, please. Tita, yes, siya muna. Tapos ikaw. Sige po. Oh, well, if you're going to ask me, under the law, I think, magkano ba ngayon? 537? 537. Pero, ayoko mag-lawyer sa inyo. Meron tinatawag na Retail 20 law. I think, tingnan mo nga, pag-aralan niyo maigi. Paano sila papasok sa batas na yun? Hindi ko alam. You just check it. Inform them. But at least, you have to give them at the very least, ha, membership sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Okay? At the very least. Okay? Tapos, we'll help you define particular provisions of law. May payo ako sa inyo. Magaling tong business permit director nyo. Maybe they can help you. Ha? Huh? Okay? Next. Oh, kailangan. Kailangan. It's a normal process. Yung ano naman eh. Yung hiningi ko naman minimum. Which is membership nung kanilang mga mura kasi yun eh. Sa totoo lang, pag kinuwenta mo yun, it won't affect you eh. But it will give you boost sa and baka hindi ka layasan nun pag meron siya membership and if you're paying. Well, pakiano mo nga, tingnan nyo pag-aralan yung sinabi ni Secretary Ang. Meron ba kayo email address sa business permit nyo? Yes. Oo, para makontakt namin kayo lagi ha, pag merong updates in your favor or new rules. It's now time to communicate. You have now a city that can communicate with you. Tapos, okay. Sino ang Android phone? Taas ang kamay. Android. Dalawa lang yan. iOS, ibig sabihin Apple. Pag hindi ka Apple, Android ka. Taas ang kamay. O, yun, mas marami. O. Download nyo na. Go Manila app. I-download nyo na sa iOS. Ay, sa Android. Yung iOS, matagal pa yung Apple eh. Download nyo na. Importante yun. There will be future on it. And you did not go to City Hall will make your life doing business easier. Download it now. You can download it. Huh? Go Manila.
Go Manila app sa Android. Makikita nyo naman yun, yung logo ng city. Okay? Importante yun kasi, di ba businessman kayo? Di ba meron kayong data? Sino ang gusto magbayad sa City Hall? Lahat kayo pupunta City Hall. Sino ang gusto magbayad habang nagpapahingi siya sa bahay niya? Habang nasa bakasyon siya? Hanggat may internet ang mundo, nasama ang lupalop ka ng mundo, pwede ka magbayad ng buhis sa lungsod ng Maynila. Hindi mo na kailangan mag-abol sa haba ng pila. Download nyo na yung Go Manila. Abangan nyo na yan. Diyan na kayo makakuha ng update. Ha? Lahat ng uri ng update para wala na kayong toss gas. Yes, ma'am. Hindi dapat. Sige. I love you. Thank you. That's good. That's good enough for me. Okay, any more question? Yes, ma'am. Then, sister. Good morning po, Mayor. Ako, honestly, our company complies 100%. Thank you. It's mandated by law. Kahit mahirap ang business for the past few years, binibigyan namin what's due to them employees. However, I would like to take this opportunity to seek the help from the government. Paano naman kami makasurvive kung wala naman tayo nag-regulate sa mga mall operators? Mall operators? Yes. Unlike? Yung mga unjust na ma-increase policies. So, this time... Tumataas ang upa? Hindi. Yes, Mayor. And marami po concerns actually with the association you have in a certain mall, I would like not to mention. Yeah. Years na yung concern, pero walang action, and dire-diretso. So, okay. Kayo po, paano po kami lalapit sa government on this concern para pare-pareho tayo may business, para pareho makapag-provide sa mga tao? Okay, just so you know, I think it's high time for the mall not to increase or at least lower it. Why? January 1, the effectivity of the 20% tax decrease. Parang hindi nyo naintindihan, ha? Parang mas familiar kayo sa tax increase. Hindi kayo familiar sa tax decrease? Hindi kayo familiar? Meron na kayong bagong gobyerno! There are formulas, meron formula na ginagamit, no, in assessing real property. And one of the formula, as I have promised in the campaign, no, that I will lower that particular formula, that part of the formula, lower it to 40%. On a promise that I said, 20% on first year, 10% on second year, 10% on third year. So the effects of it, actually marami na ako nakita nagbenepisyo. Nakita ko yung nagbayad ng buwis eh. Bumaba siya ng X number of thousands eh, on a regular household. So I think we will call the attention of the mall. Basta you ask for them, hey, sir, di ho ba nagbababa? Bakit ho ganun? Ang City of Manila nagbababa ng amilyar. Kayo naman nagtataas ng upa. It's a matter of, you know, you have to explain. Kasi sometimes instead of galit, inis, hinagpis, I think it's high time also to sit down with them like this. We are sitting together and talking about your plight. Eh, we'll call their attention na Levy, sabihan din si Councilor Marlon Lacson, si Attorney Lacson about this. I cannot interfere, ha? Just so you know, ha? Baka naman magkaroon kayo ng ang tawag yan, false hope. This is a transaction of business. When I ask you to pay what is due,
is simply because it is the law. I beg you, for the simple reason, I don't want to jail people. I don't want to close business. That's why I beg you, just implement the law. With regard to this, I cannot just intervene. But you know, there is what you call the... In power, there is what you call the virtual power, what we call the persuasive power. We might utilize those. We'll do our best to talk and fairly. Kasi talagang ibababa ko. Ibababa ko talaga ang milyar. Kaya nga ako nakikiusap eh. Magbayad lang kayo ng tama eh. In return, di ba naalala yung sinabi ko? Paulit-ulit. Magbubuti kami. Maglilingkod kami ng tapat. All you have to do is to pay what is due. Because we believe when we pay, when you pay what is due, we have enough. It will be enough just to sustain our growth, demands, and services. Sige, we'll talk to them. I cannot assure you, but we will talk to them. And you can claim, oh, pagbigyan nyo naman kami, huwag naman kayo mag-increase. Pa-decrease ng pa-decrease sa Maynila, pa-increase kayo ng pa-increase. All you have to do is to talk. Thank you, Tom. Okay, sister, nagtaas ka ng kamay. No, si sister. Sister, please. You go. Yes. Okay. See, brother. Mayor, good morning po. Happy New Year. Ganun po sa inyo mga kasamahan. Yeah. Sa mga kasamahan kong tenants, magandang umaga sa inyo. Mayor, ang isa lang po namin problema talaga, yung pagtaas yearly sa amin. At konting kibot, hindi ka makapagbayad, penalty po agad. Pangalawa po, isa po pala akong organizer sa mall. Okay. Isa kami eh. Hindi po. Sa mga gowns po kami, halos po lahat dito, mga gowns owner. So, ganito po, Mayor. Yung mga member ko noon po, pinag-record ko lahat sila, may mga permits, DIR, lahat po sila. Nag-comply. Salamat naman. Ngayon, Mayor, ganito po. Minsan po kasi, ang gown, occasionally. Hindi po araw-araw kailangan ng gown ng tao. Ngayon po, nagmumroblema kami, lalo sa likod, na pag-uusapan namin. Paano tayo makapagbibigay ng minimum wage kung minsan sa loob ng isang linggo, wala tayong benta, minsan isa lang. Tulad ko po, hindi po ako sailor. Hindi po ako nagbibenta ng gown. More on pasadya po ako. That's so, why that's a question raised a while ago. At kaya nga sabi ko sa inyo, I have to be so sure with the law. Meron kasi isang batas na pwedeng duminin o dinggin yung particular nakatayuan mo. Hindi lang ako sure, kaya ayoko sabihin, kasi pag nasabi ko na, baka sabihin hindi, sabi ni Yormi. But I think with the Business Processing Office, magkakaroon ng liwanag. Yung tama yun, kasi minsan may benta, minsan allows. Kaya nga sabi mo, minsan kahit ipareview natin yung CCTV, tingnan natin kung maraming taong pumapasok sa mall namin. Usually, pwede mo talaga kayo mag-bowling sa loob. Sige, ipopromote ko. Maliit lang po. Hindi po, Mayor. Ang mall po kasi namin maliit lang. So, limited lang yung nandoon sa loob. Mas marami po ang gown. So, kaya wala po talaga kaming benta. Kaya ang minumori namin, this year, magtataas na naman. So, kaya po minsan, may napapadla ka, hindi nagbabayad ng 5 buwan. Kasi hinahabol po nila yung upa. Eh, wala pong bumibili. And then, yung sa tindera naman po, yung iba naman po kasi, sa amin po ah, wala naman nagbabayad ng 120, 300 pesos. Pero libre pagkain. Ngayon, nasabi ko sa may change yung 300? Pwede po, meron. Pwedeng pananghalian o merienda. And then, yung iba po sa amin, halos lahat, kapag nakabenta ka, may kota. Maliban sa sweldo mo na 300 pesos, may kota po yun. Ngayon po, yung po gusto namin paalam sa inyo, hindi which is, lahat. Which is good to hear. Opo. Halimbawa po ako, ang tao po makabenta ka ng isang gown, may 200 pesos ka. Libre ka pagkain, libre ka merienda.
Bukod pa sa sweldo niya? Bukod pa sa sweldo niya. See? And then, you have to speak, I told you really have to speak because we're live. So that people will understand you. See, that's why you're given opportunity to speak. Yes, please tell everything. I love you. Ito pa po, yung mga tindera na nandito dito, huwag kayong masyadong assume. Kasi kayo, pag hinay kayo, pag walang amo nyo, nandun nakatutok kayo sa cellphone. Huwag naman kayo sa takot, na install ang iba, magsusunod kayo. Ang kayo naman yung cellphone nyo, nakikita. Tapos pagka, kapag ito, usually nangyayari ko ito, halimbawa ako tindera. Real talk, real talk. Tama yan. For example, ako tindera. Wala ang amo ko. May naganap sa akin yung barong pang babae. Wala kami. Pupunta po ako sa inyo, meron kayong barong pang babae. Ang tawag doon, hango. So yung kita ng hango, na dapat sa store owner na pupunta. Ang ginagawa ng tindera, binabulsa. So ngayon, yung iba, pupunta kayo nila, magsusubo na rin ito pa sweldo ninyo. Pero yung mga kaunahan nyo, hindi nyo sinasabi. Ano pa nga ba? Hindi mo napansin, bakit pinatawag ko muna kayo? Instead of acting only on those complaints? Because I know for a fact, meron din naman talagang talipandas na mga tindera. Kaya importante lang na marinig. Kaya kayo mag-meeting, sabihin niyo yung totoo sa amin niyo. Yeah, that I agree. Marami po may lawing sa katos. Isa rin po si Sir yung Ibal. Sagaw. Tinanong ko rin po siya sagaw, pero yung tindera niya, nangawala niya. See? Hindi nga kaya nga, that's why you have now a city government who's trying to balance and understand everybody. That's why you are called here. So that it will not be a one-side complaint. And the people should know also your situation. Hindi po pwedeng sitwasyon lang ng isa. That's how you call balancing governance. You try to listen to the sides and commentaries. Okay? Alam na ng mga talipandas na tindera. Ang katayuan nyo. Yes, Mayor. Kasi ganito ako. As organizer, concern ako sa member ko. Kapag nakita ko ang tindera niya, nakikipag-chismisa na si cellphone, pinagsasabihan ko. Ganun po ako sa kanila. Pag may problema sila, ganito rin po, Mayor, para malaman po ninyo. Meron din po na mamimili ng walang niya. Okay. For example, Kukutsabay. Sa akin bumili po ng gown. Nagustuhan ng gown ko. O gusto ko na yan, ganito, ganyan, bla bla bla. Hindi ko hininga ng gown. O putulan mo. O sige, pang pinuputulan mo, iikot ako. Pagkaikot po nilang mamimili, biglang sasabihin sa'yo, ay ate, hindi na kasi meron na daw nag-text sa akin. Tama po ba yun? Pinagalaw niya nung daw, tapos irireklamo daw kami. May mga ganun pong bayan. Huwag mo putulin pagka hindi pa nagda-down. Ako lang ang mayro, hindi ako nagagawa, ay hindi ako gumagalaw ng down hanggat walang down payment. Ako po sa representative nila, doon po kasi mga nangyayari sa mga sumayos minsan na kanila. Hindi talaga sila nag-pili ng down. Gusto lang makapenta noon. Kaya sabi ko, nag-angat lang na makapenta. Pari mo nan. Ayun po, ganyan po nangyayari sa mga. Okay, thank you very much. Thank you po, Mayor. Oh, sister. Sister. May i-ask ko lang po. Yung pong batas na sinabi nyo kanina na kailangan bigyan namin sila ng pag-ibig, yes, Batas po yun. Opo. Kailangan po bang agad-agad na once na nag-apply sila, bibigyan namin? Or there's a certain time na saka namin sila bigyan ng pag-ibig? Well, all you have to do is to ask your accountant when it is due. But in this case, in our case today,
I'll give you ample time. You have the entire January to correct things, to put it in right perspective. No, Mayor, I mean, yung employee po, agad-agad po ba namin sinabibigyan or aaralin po naman, humanin muna yung performance? I think the law is very clear. When you hire, you have to provide. I think ganun lang kasimple yung batas. Agad-agad. Yun yung... wala namang binigay doon na kailangan titigan ko muna, kailangan bantayan ko muna bago ko bigyan ng benepisyo. Hindi. I think the law is very clear, very simple. When you hire, you provide benefits. Para hindi ka na malitudo, sis. Kasi misan, baka makacheer po ka rin ng empleyado, hindi mo ako binigyan ng SSS. Oy, alam mo bang criminal offense yun? Do you know that? Medyo mabigat ha, medyo mabigat yung ano. So, Mayor, pag po sila umalis agad, yun naman. Pag umalis, alisin agad. Alisin mo na siya sa ano mo, yung... Sa company. Tapos i-report mo sa particular institution na hindi mo na siya empleyado, you have a new set of... Matrabaho lang. Yes. You have a new set of employees. Okay. Yes, sister. Good morning. Una sa lahat, I just would like to say we really appreciate no na nag-take time po kayo to listen no sa amin. Actually, yun tungkol lang po sa SSS kasi this is what we did in our business. Actually, running 2 years po kami, but yung minimum namin, yung kaya namin is 300. I'm not so sure kung tama po, pero ito po yung kaya namin ibigay. After 6 months po na mag-stay yung aming mga employees, we give them, actually hindi po talaga, kasi hindi po ba pag i-register mo siya sa SSS, half-half po yun, 50% sa employee, and then 50% sa employer. Now, ang problem po actually, or needs to be improved, kung 300 lang po yung magiging salary nila, babawasan niyo pa po yun ng contribution, so mas lalo po liliit yung take-home pay. Well, that's their problem. Tingnan ninyo ah. Sa umpisa problema yon na nabawasan yung take-home pay nila. Pero ang hindi nila naiintindihan, kaya nga dapat itama natin eh. Ang hindi nila naiintindihan, at the end of the day, yung binayad ni employer at yung binayad ni employee, uuwi kay employee. Yes. Tama? Apo. And this, some, not all, doesn't understand these things. Because these are first-time workers, nagpunta ng Maynila, nagbaka sakali, sabi niya, kahit ano pong trabaho, papasukin ko po. Nung binigyan mo na ng trabaho, gusto na kuhain yung kita ng amo. Totoo naman eh. May mga ganun eh. Amin tayo, real talk tayo. We have to be fair with our conversation. So the point is, you have to teach them also to be responsible individual. No, you are required. You have to pay your share. When you do that, you're teaching him or her the right way to do it. Because ayaw mo bandang uli, lahat ng sakit ng ulo nito, nauwi sa'yo. Actually, which is unfair. Actually, Yorme, ang ginagawa po namin, we let them pay yung personal contribution and then we reimburse. So halimbawa, they pay around, like for example, around kung 200 a month, so that would be 400. In a year. Mm. In a year po, it's 2-4. Mm. So kami po yung nagbabayad nun. So kaya lang po, hindi po sila nakaregister doon sa SSS namin. I mean, sila po nakaregister as a member, pero voluntary, but we shoulder the payment. Mm. So tama po ba yun kasi? Basta i-report mo sa SSS yung binayad mo. Ah, okay po. Because so, at the end of the day, people can deny you. Hindi ako binigyan yan. Pero sa totoo, nagmagandang loob ka na, nagbigay ka na ng 2-4. Pero posible po ba yun na ganun po yung gawin namin para lang hindi mabawasan yung take-home pay nila? Like for example, even with PhilHealth, we pay that one. You have to ask your lawyer. Okay. You have to ask your lawyer. Pero yung po... I'm after for your safety. Okay po. Kasi you're exposing yourselves to the... discretion of a person which
wala ka namang blood relation or these people can claim such, and later on, ikaw na nang magandang loob, baka madanguli ko pa masama. Ako, but we get the receipt eh. Yun po. And another thing, talaga po we also give 13 months plus quota kasi nga 300 lang po yung... But after 6 months, we evaluate them and raise and can give them raise. Okay. So yun lang po yung... That's good news. Mm. Oh, I love you. That's good news. Thank you po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay, hindi pwede. Hmm. And then you fire her? No, no, under the law they're required. Hmm. And then gawin ninyo, usapin nyo sila, and then let the government talk to them. Because at the end of the day, that's beneficio nila yun. Tapos ayaw mo rin na malagay ka sa alo. Alam nyo, tinan nyo, para marinig nyo sa likod, ang sinasabi ni ma'am, ang sinasabi ni ma'am, para kasi hindi nyo marinig sa likod, no? Ang sinasabi ni ma'am, meron naman mga empleyado ayaw magpa-member. Ang dahilan nila, sa masama nilang karanasan sa kamag-anak nila nung araw. Tama? And that is wrong perspective. Why? Hindi ko mo kasalanan ni Juan, eh kasalanan ni Pedro. Paano maitatama ang isang mali kung ang magiging kagawian natin ay laging mali? See? We always find or look for excuses. Sila. Sa karanasan nila sa masama na karan. Then, how can we correct something by doing the wrong thing? Oh, wala tayong magagawa. They have to find another work. And I think they cannot work in Manila if there is a saturation drive for this type of problems. Okay, they have to ano? They have to follow. But mas maganda makatulong ang syudad. Paliwanagan sila. I swear, they have to be reminded. Oh, yun. Yeah. Hindi, karapa. Diba? Mali. Alam mo? Oh. Ayan. Oh. Ayan yung kasabihan doon sa libro na nabasa ko eh. Ang tao daw gusto ng pagbabago. Ayaw lang daw ng tao ng pagbabago kapag mawawalan siya. But we have to correct eh. We have to follow a particular rule eh. And it's going to be challenging for you, especially kung aalisin, ang aham mo nila aalis. You will be put in a situation parang ginagawa ko na ngayon tama eh. Ibig sabihin, it's not worth it. Kahit 7 years, may mali pala. Oh. Then you hire a new one. Andiyan na si Fernan. Oh. Yung mga pag may talipandas na empleyado, maghahanap sila empleyado, ito po si Fernan. Siya po ang hanapin ninyo, baka makatulong sa inyo. Ha? At matulungan din yung mga naghahanap ng empleyado. Okay? Last, then I have to go.
Yeah, ayan. You, tita, and you. Then I'll go. Okay, tita, please. Sige, sige, tita. It's okay. Ang concern ko lang po ay yung kalsada doon sa Nara Directo 999. Nara. Sinaraduhan po ng pulis. Huh? So, my problem is I need to drive all the way up to the Dolo and then U-turn na nakakadagdag pa rin po ako ng traffic dahil nga pinaikot ng todo ako doon sa Dolo. Sinarahan nila yung kalsada na yun, na yun ay ako rin ang naghiling ng buksan para diretso kaming makadiretso sa 999 po ako eh. So, sinara yung Nara? Sinara po yung straight Nara going to 999 building. Kasi pinasarado po ng pulis. Kasi ang naging problema po kasi... Roman! Roman ba? Roman? Roman. Ah, Nara yun eh. Tatawid po yung lang recto. Ay, yung island? Opo. Of course, sarado yun. O nga po, kasi nga po, para sa amin, kasi nung experience ko ng December, isa pa rin ako sa pumipila, papunta sa parking, pandagdag ng traffic. While if it is open, wala pang lang seconds, makakadiretso na kami sa building. Tapos, ang akin lang po, ang concern ko, miskin lang po yung hap nung that open ay mabuksan para makadiretso lang kami doon sa building. Kasi bubuksan yung gitna ng recto? Bukas na po yun eh. Pinabuksan ko kay Mayor Lim yun eh. Access po natin yun sa building. Kaya lang po pinasaragan ng polis yun. Nagpo-pos ng traffic noong una because nag-u-turn doon yung mga 8 right at nagpapating at doon nag-iipon sila ng pang-ipon ng pasahero. Kaya nga po nagkakatraffic. Ito recto. Opo. Ito, Abad Santos. Ito, recto. Opo. Papunta tayong dagat. Facing dagat? Opo. Anara na sa kanan? Opo. Alin doon yung gusto mong pabuksan? Bukas na po yun yung island. Nilagyan na po nila ng tali. Island ng recto? Opo, bukas na po yun. Didiretso po yung from Nara, direct to the parking lot ng 999 building. Hindi, yung kakanan ng Nara? Kakanan po ang Nara. Kaya nga, ito nga recto, kakanan ako Nara. Opo. Dito po sa mismong island po ng CM recto. Bukas na po yun eh. Yung gitna nga ng recto ang gusto niyong pabuksan. Opo, bukas na po yun eh. Hindi, mali nga ang buksan yun. Yun yung sinasabi ko. Because, kakatapos lang ng stoplight, another corner, stoplight na naman. Ang gagawin doon, pag nakatalikod ako, magka-cutting trip yung jeep. Kaya nga po, kung pwede lang po, exclusive na lang yung isang bukas lang ng kalahati, papunta lang doon sa parking, it will take let's say, 5 seconds crossing. Kaya lang, iikot pa po hamuan doon sa dulong-dulo. Pag-aralan ko yan, ha? Pero, to be fair with you, it's supposed to be a major road. It should be an interrupted road so that yung mga pasahero hindi madaya ng driver na dapat ang ikot nila hanggang Asuncion. Correct. Agree po ako doon, pero kung pwede lang po lagyan lang na sign na this direct lang papunta sa sa 999. Ang laki po kasi ng hassle yung pupunta kami sa Dolo. Alam mo, naiintindihan kita, Nay. Sa totoo lang, sino naniniwala sa sign? Sino naniniwala sa sign? Kami po, driver. Naku, Diyos ko, sinabi mo pa. Sino sabi nun? It will be more dangerous for foot traffic. It will be more dangerous. I swear. There is a reason. Anyway, pag-aaralan ko. I will have a technical person study that. Kasi kung baka maka-accident ko. Hindi po, ang nakapuprogram ko lang sa amin doon, yung mga 8 right nag-u-turn. Dapat po yung mga 8 right hindi kasali doon. Sige, pag-aralan ko. Ang putsi lang po.
Pag-aralan ko po. Lalo po kasi na doon. Alam mo, Nay, maswerte nga kayo, may kotse kayo eh. All you have to do is to drive it. Yung pasero, ang hirap sumakay. I'm not trying to give weight that your problem is bigger or lesser, yes, from the other. This is balancing of safety and ease against a few who are having hard time to go around. Turn left to ano yung kalye ni Edward Tan? Like, ano, sa San May Halige. Oh, May Halige. Going back to Nara. Going back to medyo sige, pag-aralan ko. Pag-aralan ko, ha? Hingin na lang po kasi dati naman po walang problema eh. Nagkakaproblema ko kasi nung ginawa ang parking lot ng U-Trike. Hindi, pag what? We'll see. Pag-aralan ko na yan. Pag-aralan ko. I cannot promise you, I don't want to give you false hope. Pero pag-aralan ko maigi. Because, as you can see, just so you know, ha, the entire recto will be a discipline area. Nobody will criss-cross recto. It's supposed to be a major thoroughfare. It has to be so that there will be no... Ayoko kasi mabuntis yung Abad Santos Recto that causes so much traffic when it was designed for the Jeep of Baclaran Divisoria, San Juan Divisoria, turning right to Abad Santos, a new turn in front of anong school yun? Cultural? Padre Alge, correct. U-turn, then abang na naman ang pasero sa Wakali, then kaliwa na naman recto, pagtawid ng recto, sa bandang kanan, yung unang hardware shop, nandun ang kumpul ng tao, then hindi na naman makakatawid yung, you know, because of some being payboard at the cost of everybody. So, medyo, actually, I'll look into it. Kasi kahit nga yung Dagupan, ayaw ko patawiran eh. Pati nga yung Waluna, ayaw ko patawiran eh. Kasi nga gusto ko, walang maaksidente. Para dire-diretso lang. Eh Mayor, ang hirap po umikot. Sino nagpunta na sa abroad? Hong Kong. Siya kapunta sa Hong Kong? Why you walk in Hong Kong? Bakit kayo naglalakad sa Hong Kong? Wala makatawid sa Hong Kong, di ba? Ba't ginagawa niyo sa Hong Kong, sa recto, ayon yung gawin? yung point ko eh, kaya ako minsan. Sige, we'll see. We'll look into it kung vehicle. Kung yung mga behikulo. Ha? Pag-aralan namin na yan. Okay? So, yes, last. Hindi na ako abot sa ano, kaya po, hindi na ako abot. Yung itatanong ko po kasi regarding sila na lang sa salad. Teka lang ha, sila na lang sa kaya po. Sabi mo si COS na lang, makisuyo lang. I would rather address this. Ayun po, about po sa salary, nagpapasahod po kasi ako ng minimum for stay out. Wow. And may benefits po sila. Tapos sa stay in naman po, below minimum. Pero sa akin lahat ng expenses. Kasi po kanina, nabanggit niyo dapat ample amount. Paano po ba yung ample amount kung stay-in sila? Hindi, meron namang kasambahay lo. That's the kasambahay. Hindi ko alam kung kasambahay mo silang tinuturing. Parang ano nga eh, parang anak at mga namin sila. Ultimo kasi yung mga nawawala nilang gamit, sa amin pa ano. Sa amin pa kinukuha. Kita mo ang aura mo masaya. Because you treat people fairly. Di ba? When you treat people fairly, so, hindi po ba namin silang required pag-stay out in para mag-minimum nilang sila? Or okay lang sa kanila mag-stay in kahit hindi minimum yung
sahod. Attorney. Kasi nangangamba rin yung mga tao sa Divisoria. Half kasi sa kanila, minimum stay out. Tapos yung kalahati, stay in. Sige. You talk to the business permit office para mag-guide kayo. Pero I think you're in the right track so far. Ah, okay. Wala kang masyadong kabahan except for the benefits. Yes. Yes, please. Then you're next. Yes, please. Don't worry. Hanggat nandito na ako, kinancel ko na yung press con. Prioritize ko na kayo. Sila na lang doon. Yes. Yes, please. Ano ito? Birth certificate nyo? Sa city, wala mo siya. Ha? Wala mo siya. Wala na sa index, sir, yung birth certificate. Anong kinalaman nito sa tindahan? Kailangan mo tulong sa birth certificate. Oh my God. Attorney Chris, sama mo ngayon to. Halika rito. Sorry ha. Tay, alam mo gusto ko tayong tulungan ha. Kasi patutulungan ko kayo ngayon. Hindi po ako right person to identify what is true or what is not with regard to your birth certificate. Okay, sa mama, andiyan kanina si Chris. Patutulungan na kita ngayon, Tay. Okay, any of you has other concern about, this is about your business and your employees? Any of you has a different, iba ba sa inyo? Vendor din. Ito tayo, tindahan, negosyo sa kao. Hindi, yan. Huwag na kayo mag-alala, nandito na ako. Hindi na ako alis. Okay? But I don't want to address other matters because there's a right time for it. Okay? Okay. This is your time. Okay, please. Isa muna na ano ka. Tapos your next. Yes, please. It's okay, huwag ka maya. Good morning, Mayor. Kasi po, ang ano ko lang po, yung bukas po ng mall is 8 a.m. to 8 p.m. So, di ba po ang working hours is 8 hours po? Ano pong dapat po? 12-12. Okay. OT ka. Tama ba? Sige. We'll look into it. Okay? Sige po. So, isang concern nyo, 12-12. Tama ba? 12 ang operation nyo? Okay. Ayun po, sinabi niya na 12-12, ang open po ng mall is 8 to 7. Ngayon po, kung kami po magbubukas ng 8, matatapos po sila ng 10, 11. So, kami po, magbibenta 12 o'clock na. Magsasarado po ulit kami. Yan po yung ibang inireklamo ng tendera. Ngayon, sila pinapaliwanag po sa kanila. Kung tayo magbubukas ng 8, 9, anong oras tayo makakabuhay ng mano? Yung 5:37 na sinasabi ni Mayor, na dapat ibigay natin. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ko sinasabi yun, ha? Batas sa yun, ha? batas yun. Batas po. That's NCR rate of the minimum wage board declaration. I think, is it 547? 537? 537, Mayor. Batas yun, hindi ko sinabi. Ngayon, Mayor. Importante lang yun, ha? Sobrang maraming natuwa sa 168 sa lahat ng mall na ay approved ni Mayor. Siyempre kami po namang mga owner, hindi po kami nangaargabyado ng tao. Good. Hindi po kami, ang amin pong patungo sa aming mga kasama is
ibang tao, kapamilya. Pero may abusado. Abusado na hindi nila iniisip kung anong ginagawa sa amo. Kami pong amo, lahat ibinibigay namin sa kanila para sumipag, para magsweldo, para ibigay namin lahat sa kanila ang nararapat. Pero po sila, hindi po nila sinusuklian para sa amin yung ibinibigay namin. Eto pa po, Mayor, tungkol po sa salary. Marami po dyan sasabihin, maglilabor, maglilabor. Bakit manganak na? Labor eh. Ayan po. Ah, magdodole. Magdodole. Ang kala ko, manganak na eh. Sige, sige. Magdodole. Mayor, magdodole, tatlong buwan pa lang, anim na buwan. Okay. Pero ang sahod nila, magkano? Okay. Oh, ngayon, sana naman po sa admin, sana naman po ang sa amin, tanungin naman kami na may-ari ng pwesto. Kung kaya natin, kayo may mayor na tinawag kayo ngayon eh. Ay, salamat mayor. Di ba? I could have acted alone with the complaint, but I did not. I tried to call you, and that's why you're here. And we're taking notes of your portion, yung side ninyo. Okay? Don't worry, kaya gusto ko sabihin yung lahat ng sama ng loob ninyo. Kaya nga po, Mayor, kung yung sinasabi nyo lang po na SS, PhilHealth, pag-ibig, wala pong problema sa amin, maibibigay po namin. Pero yung 537 na yan, maibibigay din po namin sa mga tindera na tumutulong sa amin. At yung po mga nagsiselfone na pag wala ang amo nakikita, kayo po mismo mag-investigador, yan po ang hawak ng mga tindera. Magpapasweldo niyo po ba ng ganon? Okay. Bibigyan kita naman ng ano? Bibigyan naman kita ng... if you're going to ask me kung payo, na? If you're going to ask me, papayo, halimbawa, hingin niyo ako ng payo, meron akong payo. Iba-volunteer ko na. Bago ko i-hire, meron akong rules. And he has to sign that. He or she. Yeah? Ito requirements. You have to work at this X number of hours, blah, 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 blah. I don't know with the provision of the limitations of the law, but I don't think that the law will allow a worker while working is doing cell phone or socializing. I don't think so. I think they should know that. Na in violation of such, you will be try, kasi importante dyan, pa-explain mo siya. Pa-explain mo siya. Para pagka nag-labor case siya, ito mga, you have to learn how to document things. Kahit maliliit kayo negosyante, you have to document things. Tama. Kailangan nyo i-dokumento. Kasi yung claim mo at claim niya, laway mo, laway niya, ang gobyerno, titingnan. Tingnan nyo, ito malungkot aparte. Titingnan ng DIN yung may kabig ng konti sa empleyado. Pasinin nyo, pag tinignan mo, medyo may kabig ng konti. Kawawa naman yung totoong at honest na employer. And the only fault that you have is you did not document things. So you have to really write. Although magkatabi lang kayo. You really have to... Eh, meron niyang ano eh, may proseso yan eh. May phone in question. Ba, teka. Bago kita... Hindi... Bago kita ipagpatuloy, ha? Maganda kayo ng ano, seminar. I think this is important. Tingnan mo nga. Paano yung mga labor case? Paano sila dapat susulatan? Yung empleyadong poops? Paano papapaliwanagin? May pro forma yan, di ba? Yes. May pro forma yan. Yung may employment contract ko na makukuha sa dolo, ano na yung pro forma yan? Para ilakayista ko lahat ng asking na dapat ko rin. Ngayon, once umahilay ko, pwede ka lang ipapalit.
Okay, good news. Humingi nga kayo ng employment contract pro forma sa office ni Fernan. Humingi kayong kopya. Kopya lang naman, Xerox lang yun eh. Ha? Oh, para alam ninyo paano nyo i-document yung mga empleyado ninyo para wala kayong kaba. Pagdating niya, limbawa, di ba tatakutin kayo? Ano? Ililabor? Ililabor? Sorry na lang, Mayor. Sorry. Kala ko mga nganak eh. Oh. Ah, pwede email? O, i-email daw sa inyo ni Director Levy. Para may guide kayo. Alam na ninyo yung gagawin ninyo. Oh, you're getting a free legal advice now. Yes. Dapat miyad ba to? Dapat lawyer nyo to eh. But anyway, oh, sige, okay, meron ka pang gusto? Ayun pong 300 pesos na pwede na po ba yun na hindi 537 na may libre po silang pagkain, pabahay. Pwede ang miyado mo na lang ako? Marami po, marami pong ganyan. Talagang natuwa po sila. Hindi ko naman po nila lahat, pero karamihan po sa bahay, pakain, 300, hindi po kami nagsiswerdo na ganyan, 500 pa. Kaya nga, huwag mo react pa. Okay, bibigyan na naman kita ang tip. Kaya huwag kang mag-hire pag hindi taga Maynila. Bakit? Kung taga Maynila yan, uuwi yan sa bahay niya. Hindi ka mga problema. Stay in, stay out. Yan ang sinasabi ko eh. Ang tendency kasi, aminin na natin ha. Aminin na natin to. Malimit ang mga. Hindi, aminin na natin to. Taka Manila, palagi absent po. Ha? Palagi absent po. Oh, they fire him or hindi niya. Hindi, kaya nga. Sige, hindi, tingin natin. We will resolve this. Tingnan ninyo ha. Ni. Tingnan natin, ating-ating kung nangyayari ito, ha? Nick, may kilala ka ba sa bayan nyo? Magtawag ka pa ng isa. Kailangan ko pa ng isang, ano, makakasama. O, di nagtawag. O, di galing sa probinsya. Nagdala ka na naman dito. Eh, saan titira yun? Hindi, stay in ka na lang, Nick. Tapos, bigyan ka tanong ito. Bigyan ka tanong nyo. So, you're exposing yourself to a future problem. Wherein, all you have to do, that's why I told you, there is a peso. First time in the history ng Maynila, gumagana na ang peso. Look for employees who really wanted to do their job. Don't hire and ask those people who are in their respective provinces na nananahimik sila ron. Eh, kaya natin pumunta rito, ibabahay mo, pakakainin mo, hindi mo kabisado ugali, hindi mo kabisado kultura, sakit ang ulo mo, may labor case ka pa, and so on and so forth. So, you have to choose what is more beneficial to you. Tingin ko, ha, baka pwede nyo rin baguhin yung mindset nyo. Sa, tapos yung tanong mo naman, pag taga Maynila, ano sabi mo? Absent lagi. Absent lagi. Then utilize that form, that dolly form, that labor form. Make him or her explain. Make her accountable. Then after X, I think, I'm not a lawyer. After X number of strike, you fire. When you fire legitimately, then go. Sa isang nawala, may sampung nakaabang. Yun ang totoo nun. Di ba? Huwag kayo magpapigil, mag-innovate based on attitude ng ibang tao. Kailangan talaga, you really have to. Kaya maraming salamat naman po, Mayor. Pero sana naman po, mapaunawa at may magpaunawa sa lahat ng mga tindera sa 168 na yung nakita nila na viral, nasa kukote na nila yan. Ang alam nila, yun na yun. Kaya sana po may paliwanag na hindi naman yan ang talagang nararapat sa isa. That's why isang tao o sa lahat. Alam mo, yan ang kasarapan ng open governance. Bakit?
unlimited ho yung live streaming natin. Pinanonood kayo ng taong bayan. Oh, malalaman ng taong bayan who you are, what you really are. You know, you'll be given space to express yourselves. Di ba? Para two-way. Tita, kanina ka pa nagtataas. Come on, please. Ha? Maraming nanonood ngayon, for sure. Salamat po, Mayor. Napakaraming salamat po, Mayor, para yung mga tindera namin maunawaan nila at mapalawak nila yung kanilang kaisipan na kaming lahat na amo nila, mahal namin sila. Yes. Mayor, good afternoon. Sa lahat ng mga tenant dito, alam ko nahihiya silang magsalita, pero ako lumakasalog ko para magsabi sa inyo, saludo ako sa inyo dahil pinapunta mo kami dito para malaman mga problema namin. For example, most of people dito mga tenant, halos nagre-rental lang. Okay? Ngayon, taon-taon, tinataasan kami ng rental. For example, kung nice na susunod ba yung lahat ng sinasabi niyo sa amin na ibigay namin lahat ng ano? Yung normal. Yung normal. Yung normal. Pero sa fall, yung rental namin na sobrang taas na, tapos nataasan pa kami. Pero sa isa na maintindihan mo rin kami na kung ang rental mo, for example, 60,000. Yes, 60,000. Tapos yung minimum rate pa na gusto ninyong mamasunod, para naman kami mga tenants, katulad marami dito nagre-rental lang po. Ako malang sa loob ko para sabihin sa inyo na sana maintindihan nyo rin kami. Pero ako, pwesto lang sa inyo, kung pwede lang, sa mga rate ng ganito, dapat yung malalaking kumpanya na hindi katulad sa amin, yung rental namin kalit-lit lang ng pwesto, kamahal-mahal, tapos minimum pa yung takot babayaran pa namin yung lahat ng pag-ibig na lahat na yun. At katulad yung mga benefit nila. Sana, Mayor, sana maintindihan mo rin kami. Okay. Then let me be clear about this. For example, yung tawahan ko, 350 a day. Libre kain tanghali, merienda. Tapos, ang ano pa, kasi malapit ang bahay na doon sa amin. Sumasabay sila sa pag-pass at pag-uwi. Sana, Mayor, sana maintindihan mo rin kami na sana yung mga minimum rate na sana yung mga malalaking kumpanya. Pero katulad kami sa amin, sana, hopefully sana hindi naman maintindihan nyo rin kami. Okay. Then, if... Makuna sa lahat po. If... Katulad ng mga yan, tindera. For sa Pornia, yung tinder ako, walang ginawa mo, araw, kurus na sa cellphone. Pag-spill na sa pihang mo, at tigas ko ng ulo nila. Eh, nagbabayad kami na wala kang kwenta-kwenta. Then, whose fault it is? Is it the fault of the mayor? No, let me be fair with you. Because you're asking for fairness. Okay, let me talk to you straight also. One, it is your problem. It is your problem hiring, batugang empleyado. No. No. Sana mag-provide kayo. Hindi, that's why. Mag-provide kayo ng tao na tingnan mo sa lahat ng mga tindera. Hindi nga. Kanina pa kasi yung cellphone issue na yan eh. Okay. 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 Bakit kayo nag-hire ng empleyadong batugan? Kasi you keep on complaining about your employees doing cellphone eh. Wala na ba kayo ibang excuse? Wala na ba kayo ibang excuse? Because you continue to allow it. If I were you, I would fire her. Why are you not firing them? I mean, this is a crazy excuse. Reklamo kayo na reklamo. Walang ginagawa yung empleyado ninyo, ayaw nyo naman tanggalin. Kasi it will be a never-ending issue.
Because if you're going to use it, tingnan ninyo ha. If you're going to use it, na nagsiselfon siya, kaya dapat lang siya 180. Dapat lang siya 300. Dapat lang siya 350. Then you're wrong. Then you are wrong. So wrong. What you have to do is find, look for a decent, honest, hardworking employees. Don't make it an excuse. You keep on using your cell phone, you're tired. You don't use your cell phone during working hours. You have to put discipline in your business. That's your business, that's your money. And you're complaining that you have 60,000 to pay. You have to sell. They have to work. If they don't work, they get fired. Don't go here complaining that your employees is using cell phone while they're working. Because it is unfair to the government. Because that is your job to look for, to do. Now, if I'm going to be fair, sa totoo lang, kung ako talaga, pag-37 ko kayo lahat, baka umiyak kayo. The point is, nire-recognize ko na nga yung side ninyo. Don't go to the microphone telling again and again that your employee is using cellphone during their working hours. Fire them! Fire them! Simple lang. Put it in right perspective. Paano? You cannot just fire people. You will be accused of sa labor. Baka mga anak yan. Put it in writing. Let them explain. Continue. X number of violation. Then when it's due, it's prescribed. Then you fire. Then matutulog ka na maimbing. Next. Next. Then next. Ganun lang kasimple. Kasi you want me to interfere in your business, then I'll be the owner of your business. I don't want to run your business. My God. I'm just telling you, we are trying to correct things. You're being heard by the city. Now, with regard to your UPA, we will use persuasive power. We will use that. We'll try to talk to this landlord. Nakausap ko na yung landlord. Pero ano sila, sobrang silang matigas. Pagka sinabi niya, yun ang ano ko, hindi na pwedeng babaan. Pero katulad kami, siyempre nagre-rental lang kami. Wala kami magawa kasi silang owner. Pag sinabi lang ayaw, wala na tayong magagawa. Okay, baligtarin ko ngayon. Sige, ibayin natin ang perspective. Ikaw ang nagpapaupa. Sino masusunod? Pero okay. Yung hindi, babaligtarin ko lang para kasi naman baka naman pinapako natin sa krusyon ng nagpapaupa, baka mali naman tayo ng perspective eh. Babaligtarin ko naman. Ikaw ang nagpapaupa. Sinabi mo 60,000. Sabi nung umuupa, ang mahal naman. Papayag ka? Oh. Hindi, sagutin niyo ako ng fair. Real talk tayo eh. Kasi you're putting me in a situation. You're putting me in a situation. Alam mo, if I may share to you. Bob Marley said, you know Bob Marley? The singer. You know Bob Marley said, be careful on pointing fingers. Be sure that your hands is clean. See? Kaya if we keep on pointing fingers on something that I should not be interfering or intervening, then we end up with nothing. You will have a 60,000 pesos still problem next month. Doon lang tayo sa kaya kong resolbahin. Kasi hindi ko kaya yan eh. Kayo may kontrata eh. You sign a contract
You agreed to it. To have a space. You're the one who agreed with it. And sabi nila, ano, malulugi ba kayo? Malulugi na kayo, di ba? Then you stop the business. Because it is not feasible already. Or you change more affordable renting area. So, itita, hindi ko makuha yung sagot eh. Hindi ko, baka pwedeng, sana maintindihan mo rin sa'yo, ma'am. Ano man gusto niyong intindihin ko? Baka pwedeng babain nyo naman sa yung minimum rate. Hindi nga ako nagsasabi ng minimum wage. Kaya nga, ulitin ko ulit. Do you understand now what we're talking about? Do you understand? Okay. I want you to listen to this very carefully. The next statement. I want you to listen to this. I want you to listen to this very carefully. Under the law. There is a wage board under DOLE. Wage board is composed of people in the government. And there is what you call regional wage board who declares a specific standard or minimum wage for the private sector to follow. And that is DOLE, Department of Labor and Employment. Department of Labor and Employment and City of Manila is two different government. One, particular sa national government para may standardize. City of Manila, ito ang takbuhan ninyo. Ang City of Manila government ay kakampi nyo. Supposed to be, because you are taxpayer. Nakukuha nyo? Yes. Ganun dapat ang konsepto. You should be protected by the local government. So maliwanag na yun. Do you all understand that? Yes. Nakita nyo na yung wall. Nakita nyo na yung compartmentalization. Compartmentalize yung gobyerno. Okay? Maliwanag tayo, ha? So don't ask me something that I cannot do. Baka magkaroon kasi ng misconception na I am the Superman. No. I cannot resolve all your problems. What we're trying to resolve is an issue that you continue to do business without complaints from some disgruntled maybe, or maybe api talaga, or maybe wala lang magawa, isumbong ka lang. Ang masakit ito, buti nga eh. At least dito sa gobyerno. Yung iba dyan, susumbong ka pa kung kani-kaninong tao. Tapos papayain ka pa. Dito hindi. Ito yung gobyerno na lilingon sa inyo. Yes, ma'am. Maganda umaga po, Mayor. Mayor, yung totoo po yung sinasabi nyo, laging ganun ang problema namin. Ang totoo din po, hindi kami mga pagpaalis ng tindera dahil nga po sila may proteksyon. May dole po, may dole. Kami po bilang isang maliit na negosyante, ano po ba yung maitutulong nyo sa amin? Kung saan naman po ba kami po pwedeng tumakbo just in case hey, magka-problema kami sa mga tindera? Sorry, ha? Opo. Sila na, pare. Sorry, pakiulit lang, pasensya ka na. Ayun nga po, Mayor. Yung po kasing mga tindera, meron po silang tinatakbuhan. Meron po silang dole. Na alam naman po natin, once na tumakbo ang tindera sa dole, automatic ang dole po talaga. Ano ng mga trabahador? Ngayon po kami, bilang isang maliit na negosyante, na hindi naman po namin kayang mag-hire ng mga abogado. Opo, totoo po. Saan po ba kami po pwedeng tumakbo?
saan po ba kami po pwedeng tumakbo na just in case po nang nagka-problema kami? Actually, Mayor, ma-share ko lang po sa inyo. Sure, sure, please. Sabi nyo nga po, we'll talk. Nagka-problema po ako. Meron po tindahan na nagbabayad po ako ng permit. Talaga namang, talaga pong aaminin ko sa inyo, hindi po ako makapagbayad na hindi ko sila naikuha ng SS, Pag-ibig at PhilHealth. During that time po, kasi po, ang dahilan po nila, wala silang birth certificate. At to be honest din po sa inyo, Mayor, kami po mga may tindahan sa Divisoria, ang nakukuha po namin empleyado. Huwag naman po magalit sa akin yung mga tindera na hindi nakapag-aral. Pero po, naniwan po talaga, sila yung mga hindi nag-aral. Sa totoo lang po, pasundatin nyo ng mga kailangan sa tindahan. Hindi nyo po maiintindihan. Dahil nga po, sila yung mga, may tindera po ako before, labandera. May tindera po ako dati na talagang hindi po sila ano. Ngayon, pag sinabi nyo po na mag-ayos tayo ng SS required, that time po, na sabi ko, required, ayusin na natin. Sabi, wala daw silang birth certificate. So, hindi po sila nakukuha ng SS. Plus po yung sabi po ng tendera ko, ano naman kung wala kaming SS, hindi naman kami makukulong. Ikaw. Sabi ko. Hindi, huwag mo i-hire. Diba? Ganito nga po ngayon. Huwag malakihan ka pa. Alam mo na kaagad ang attitude ng empleyado mo eh. Hindi po, tendera ko na po yun dati. Oo. Ngayon po, Mayor, ako po. Salbahay naman nun. Ako, anong pong tendera ko? Ngayon po, alam ko po, nakalive tayo. Ako po, talaga, anong na tendera ko nagnakaw sa akin? Talaga po, may police report kami and everything na talagang maiaano ko na talagang sila, mapapatunayan ko na talagang sila yung nagnakaw. But since wala po kaming kakampi na malalapitan na makapagsusumbungan. Actually po, nung time na ako'y nanakawan ng aming na tindera, sa totoo po, hindi po nag-sink in sa akin uli. Pero po, ang nung bandang huli, naiyak ako ng todo. Kasi sabi ko, bakit nyo gagawin yan? Eh, samantalang kami naman, hindi naman kami malang yung tao. Actually po, ayun, nakilinanood po mga tindera ko, alam ko po yan. Ang mga tindera po namin, gusto-gusto po namin silang bigyan ng mataas na sweldo. Sino po ba ayaw magbigyan ng mataas na sweldo sa tao? Pero hindi po talaga namin kaya. Kahit naman po ang tindera ang tanongin nyo, may araw po, may mga araw na talagang kami zero. Wala po kaming benta. Paano po ba kami matutulungan? Meron po bang ahensya ang gobyerno ng Manila na makakatulong sa aming mga maliliit na negosyante? That's why you're here. Opo, wala po kami malalapitan. That's why we're trying to empower PESO. We're trying to empower BPLO, we're trying to empower License Division, and we're trying to adapt with technology. This is all yours. Dati, di ba, pag nagpa-file kayo ng permit, 11 window, 8 steps. Ngayon, 3 windows, 1 step. Dati, nakabayad ka na lahat-lahat, wala ka pang business permit. Tupalo daw, tupalo. Kaya hindi mo tuloy alam kung bayad ka ba talaga o hindi. And now it's one day. So these are the things that we're in that protects small businessmen. Kasi yan ang madalas na maging pamingwitan. Yan ang binibingwit ng mga kawani namin. So you go now. You have now an active BPLO. You have an active PESO. You have a receptive mayor or city government. You are always welcome here. Opo. Tapos, gusto ko yung sinabi mong isa kanina. Ano yung lawyer? Hindi kayo maka-afford ng lawyer? Paano po kami? Kamukha po ako nung may nangawag po ako ng mga tindera. Ngayon po, sa totoo lang po, yung isa may dapat po makukulong na. Eh, since sabi ko po, haba lang ang proseso. Abala sa kanya, abala sa akin. Tapos po, siya may lawyer sa PAW. Eh ako naman po talaga, hindi naging po ako nag-insist na kumuha ng lawyer kasi una po, gastos. Tapos po, pangalawa, abala. Yun po ang totoo. Yun po itong mga tindera ko dyan na nanonood. Alam ko, nanonood kayo. Kasi famous naman talaga yung Facebook Live ni Mayor. Sila po may mga tindahan na rin ngayon. Hindi ko po sinasabi na sa akin nangyari yun, ha?
Ang sinasabi ko lang po, Mayor, ang hinihingi ko lang po talaga sa inyo, yung protection naman namin maliliit, kasi wala po kaming lalapitan. Hanapin din po kami mayaman para lumaban sa kanila. Alam naman po natin na may mga tao na tumutulong sa mga ano, eh kami po, paano po ang nagawin namin sa amin? Wala naman po kaming kakayanan na makipaglaban. Puro lang po ba sila ang may protection? Yung mga nasa ating negosyante, pero hindi naman ganun kayaman. Wala po ba kami makukuha protection sa gobyerno? Meron po. Okay. Ano po? Itong administrasyon na to. Ay, thank you. Kita sinabihan ko na kayo for so many instances. I don't know kung nakakapakinig kayo ng mga public engagement ko. Di ba, ano sabi ko? Sa Maynila ngayon, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Lahat pantay-pantay. That's why I want you, again, I hope you don't, hindi na nawala yung hope nyo sa Maynila, I mean the city government, I want you to trust again the city government. Give us that vacuum. Tingnan ninyo, subukan ninyo kung totoo ba kami o hindi. Kasi it's high time to address these things fairly. Kasi may minsan one side, alam mo, sa tagal ko sa gobyerno, ha? Sa tagal ko sa gobyerno, may mga ilang talaga na nagre-reklamo. Nagre-reklamo lang sila kasi gusto lang nila magiganti. Especially pagre-reklamuhan nila, papayayin yung tao. Gustong-gusto yun ang mga nagiganti. Kasi doon sa palabas na yun, papayayin nila yung tao eh. Di ba? Oh, kaya nga, pero hindi napapakinggan yung balance eh. At ngayon? Kaya ayoko yun. Kaya I want a breathing space for everybody. You tell us your plight and we'll try to address it. Wala po talaga sa Divisoria po, mahirap po maghanap ng tindera. Kaya po yung sasabihin ko, paalis yung taunan, mahirap po kasi talaga humanap ng tindera, gawa nga po hindi kami makapagpasyento ng ngayon. Kaya po, ang nangyayari, kung sino lang po yung dumating, dahil na kailangan mo ng tao sa tindahan, hindi ka rin na may katulong ka, para kahit papaano po hindi ka manakawang kung isa tindera mo, dapat dalawa po. Kahit po anong klaseng tao, nakukuha talaga namin. Kaya po wala sila mga birth certificate, hindi po talaga namin sila maikukuha ng mga SS. Mga kababayan, mga negosyante, huwag kayong kukuha ng excuse na walang birth certificate. There is NSO. If they really want a job, they comply. You have to get NBI. Protect yourselves. My God, for Diyos por Santo, hindi naman ako ang nanay ninyo. Hindi ako ang tatay ninyo. Don't expose yourselves to this problem. NBI, easy lang kumuha ng NBI clearance. Police clearance, let them find these things. Let them qualify. Because you will never know. Katulad yung hindi mong pinaila na kaso na nagnakaw sa'yo, lumipat lang ng bahay yun. Yun naman ang titirahin noon. Sa susunod. Pag hindi mo pinakulong, lilipat lang yun. Titirahin na naman noon. Bakit? Habit. Kaya, huwag nyo nang ano, huwag nyo patulan. Please, ako nakikisuyo sa inyo. Huwag nyo patulan. Walang birth certificate, walang police clearance, walang NBI clearance. Baka mamaya natutulog ka, bigla kang may sumakal sa'yo. You'll never know. Wala po kasi mayor na mag-apply sa amin eh. Kasi nga po, hindi talaga namin makaya yung ano eh. That's why we are... At saka mayroon isa na lang po. Yes, please. Kamukha ko po na... Sorry ah, I have to go. Nakikiusap si Father for me to be there. So I'll give two more questions. Then I have to go. I think we have more information already with what you're saying. Yes, please. Hey, Mayor. Yes, please. Eh, yung po, pala po yung halimbawa na may taunang ka, tapos po, medyo matagal-tagal na rin naman ang taong, hindi ko po ito problema dahil mga taong ako po mababait. Except yung anim na nagtakaw sa'yo. Ay, hindi po. Except po yan. Pala po yung kung ito pong tanong na to ay tanong din ng mga kasamahan ko na ano, paano po kung halimbawa may taunang ka, medyo matagal na sa'yo, mga taon na, mga kulimang taon na, tapos po medyo hindi naman talaga na maganda yung pinakikita.
At alam niya naman yung pumapasok ng dahil lang sa sweldo. Pero kung nakikita nyo, talagang nagpapabaya sila. Tapos po, ganito po, Mayor. Ang pasok po, 9 a.m. Isang po pumapasok ng 10. Tapos po, bibili ng kape. Ang kape po sa 4th floor, 12 pesos. Minsan po, bababa sa 2nd floor dahil 10 pesos. Pero tanong niyo po kung gano'ng katagal umalis. Nasa 30 minutes po o more than pa. Yan po mga problema namin. Kaya po sinasabi nyo na nag-over kami ng ano. Tapos po, kakain, bibili lang kami ng salaman. Isang oras at sinahat eh, hindi po bumabalik. Kasama pa din po ngayon sa susunod namin sa kanila? Still, ito nga sabi ko sa inyo. Pwede po ba namin sandali ng mabatihan na kahit na kami nagkakaproblema? That's why there is a process following rules of the DALE. If you follow those rules, you will never be afraid of firing them. Kasi sinunod mo yung ano yun. Ganito po ngayon. Totoo po. Real talk lang. Sabi nyo, talaga naman po aminado na talagang hindi po nagbayad ng SS at saka ng pag-ibig at saka po ng free health before. Maaasahan po ba namin yung sinasabi nyo na kakalimutan nyo na yung yes. 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 Maaasahan po ba namin yun? Yes. Na yung talk namin pagkakamali ay hindi nyo nauubapin sa present? Ang importante sa tao, kapag nagdapa ka, marunong kang tumayo. At sa pagtayo ninyo, ito ang pamalang lungsod ng Maynila. Ino-offer ang kamay sa inyo para mabilis kayong makaahon. Ayan po. Medyo na po tayo magpalit ng mga problema. I'm just trying to help you guys to correct things. And here we are. I've been telling that for the past 1 hour. Mayor, saan namin yan na baliwala na po yung mga previous year na pagkakamali namin. Well, it is on record already. Yes. Yeah. Okay, look, salamat po ngayon. Yes, please. Yes, please. No, yeah. The lady and you, please. Okay? Good morning po, Mayor. At ano ka lang kasi lahat po karamihan sa mga nagtanong, yung concern, yung minimum wage. Yes, yes. So, ako po kasi, dati rin naman ako naglalagat freelance, license officer. So, alam ko rin po kasi na iba yung minimum wage para din sa mga single proprietorship na tinatawag or small scale business. Correct. So yung sinasabi po nila minimum na 537, as far as I know, ay para sa mga corporate or big businesses. Yeah. So, yung mga large business. So yung mga single proprietorship or mga retailers po, pasok naman po tayo dun sa tinatawag na small scale business po, diba? May sarili po minimum wage po yun. Ang tanda ko kasi po nyo nasa 300 plus lang. Exactly. So, that's why 180 for me is not acceptable. Nasa 400 plus. So tayo pong mga retailer or single proprietorship, hindi naman po natin kailangan mag-worries, di ba? Dahil pasok naman po tayo dun sa pang-retail lang. So huwag po natin isipin yung 537. So pwede po natin ipaliwanag yung sa mga sales staff natin. Di po ba? So ang tanong ko na lang po, sir, kanino po kami kailangan makipag-ordinate para makita namin yung kung saan kami pasok talaga para maipaliwanag din namin din sa mga staff namin kasi sa ngayon very hot sa mga sales staff yung minimum wage na ganito yun. Ang isip nila pag hindi namin binigay yung 500 may violation ka na. May violation na kami, pwede na kami idole. That's why before you hire, that's why I told you kanina, di ba? Before you hire, you let her understand things. Sabi, eh, no read, no write. Eh, yan ka na naman eh. Naganap ka na naman problema. Eh, di huwag ka mag-hire ng no read, no write. Because at the end of the day, ikaw din naman nasasakit ang ulo. Eh, kung excuse lang niya no read, no write, pero alam pala niya ginagawa niya, todas ka naman later on. That's why, yan, you will be guided. Yung kayo po namin pwede yes, ito ng minimum ng mga single provider. Okay. Ayan ha. May extra job si Attorney Michelle. Gagawa na lang ng guidelines. Email sa inyo. Utilize it as your guide. Di ba? Okay, para po yung mga walang email. Pwede ko ba naman dito? All right, I'll find way. I will make a copy of it. You can print it. Pwede po bang ibigay sa mga school owners? Ano na rin yung memo po? Ang meeting, iba nag-circular po sila ng mga memo sa mga school owners. So pwede po ba yung mga guidelines na yun? Pamigay nila sa mga store owners sa 168 Mall, sa NMN Mall.
Yes. Kasi yung iba hindi naman po lahat updated sa internet sa technology. Spoil kayo sa akin. Malaki po kasi sa amin yun para hindi na kami mag-isip at least alam namin black and white galing sa City Hall. Guidelines. Yung guidelines. At legal yung guidelines. Ito yung minimum, ito yung minimum wage. Hindi yung palagi nakasaksak sa isip ng mga tayo is 537. Tapos, isa na lang, Yarmaine, paano kung existing na yung mga tao mo, as in matagal na sa'yo staff mo, existing na yun, yun nga ang problema kasi wala sila mga birth certificate, yung mga, sa mga personal ano nila. Kaya lang, di ba, binibigyan mo kami ng 3 weeks. Yeah, marami, mga tapo na yun. May-member namin sila. Alam mo kung gano'ng kadali sa NSO? Kung gano'ng kadali sa NSO? Kung oras lang. Kasi sa'yo, may mga, ano kasi, problema sa pag-aaral. Hindi mo, ang tao hindi maubusan ng problema. Ang mahirap hanapin solusyon. Hindi sa if ever po, lumagpas kami doon sa 3 weeks na palugin, hindi na, may hindi namin sila na may member. So, pwede pa rin po kami mag-explain or hindi kami mabibigyan ng penalty sa City Hall. Hindi naman, hindi ako magpe-penalize sa inyo. Wala kami mag-explain. Batas ang magpe-penalize sa inyo. Hindi naman ako. Pero kung ibang benefit naman po is na member na sila, so okay na kung hintay namin maayos nila yung mga I don't think that tatanggi ang SSS, PhilHealth, or Pag-ibig na may magbibigay na empleyado sa kanila. I don't think so. Their business is to have members. Yun na lang po yun. May mga kailan po namin maaasahan na mga paligay yung mga guidelines na sa mga owners, sa mga sole owners, sa one. Tapos ano na kayo? Magtayo kayo katulad nun, no? Kay anong pangalan mo? Alden? Oh. Si Alden, guwapo, ikaw maganda. Anyway, tayo kaya sa sasyo, ma. Para pag may binababa, mas empowered kayo. Sige, we'll do that, ha? We'll give you a copy. Yes, please, Las. Good morning, Leo. Salamat po sa malaking pagbabago. Sure. Oh, thank you for your appreciation. May awa ang Diyos with your help. Actually, sidewalk vendor, and then yung divisoria, yung mall po dyan is divisoria mo. Ako yun din kami, yung divisoria market. Wala pa yung mga mall dati. Diyan ako nagbabasura sa likod. Kung inabot mo yung alimang one saka yellow one, ayun. Kung saan may bagong. Yung tambakan. Sa Budayasin din ako. Ayun. Sabi nila ako dati. Doon ako naman masura. Natutuwa ako sa malaking pagbabago na yun. And then, tutuwa po kami sa association. And talaga may studios pa namin especially sa mga tao. So siguro naman pangalan tayo na matagal na kumukuha tayo ng tao ng mababa lang ng sweldo. May studios po yan. So kukuha tayo ng basta-basta. Yan lang tayo na nangyayari na hindi tayo pwede makapag-reklamo dahil nga sa wala sa minimum. So ginawa ko rin talaga lahat na makapag-minimum din ng mga tao ko. So, sana gawin din natin yung tintek. Isa ano ni ngayon. Tingin ko naman as you progress, I believe in you. All you have to do is just to make a living. I think any John Doe and Mary will think that way. Thank you, Mayor. It's just that there are times na may challenges. Yes. Mahina benta, di ka nabentahan, nagawa ka pa ng may tindahan sa harap. Maraming challenges. Marami akong natutunan today with you guys. Actually, Leo, masyado natin malayo yung benta ngayon, di katulad dati. Dahil sa sobra ng daming kalaban. Dati, Divisoria Mall lang, 99168, sobrang dami na. Ang especially, siguro ba, Pilipino, dito ba yung Pilipino, pero marami ng Pilipino Chinese. Ang pinakakalaban talaga namin, yung pure Chinese. Nang talaga. So talaga sa presyo, baksakan talaga. Siguro naman marami sa atin. Okay, this is what you're gonna do. Under the, hindi ko alam kung valid pa yung batas na yun, but I will review it. If you are foreigner, I mean like literally foreigner, you cannot own especially doing retails in the city. We'll look into it. If you are, aralin namin, okay, mag-alala. Actually, there, mayroong advantage sa disadvantage.
kung sakaling ma-implement sa mga Chinese talaga. Kasi talagang nangarito kami na, paano yung panggalaan na rin sila? Yung presyo, mataas na rin. Baka tumaas. Sabi nyo sana, saka yung talaga sa rental din po ngayon, talagang sobrang taas din po. So talagang grabe. So nahirap na kami. Actually, 400 years lang, sakripisyo rin ako sa tao ko. Ewan ko lang yun, paano ako. Sakripisyo, ang hirap talaga. Paano kaya no? Wala lang, kwentuhan lang. Opa. Paano kaya lahat kayo nagwelga? Hindi, alam mo, lahat kayo nagwelga. Walang upa yung mall. Apa? Pag walang upa yung mall, lugi yung mall. Pero sigurado ako magbabayad siya ng 1 milyar. Apa? Sayot sa gusto niya. Tama? Tama. I hope you know how to read between the line. Dapat talaga magkaisa kayo. Kaya kailangan nyo mag-asosasyon. Hindi ang usap isa-isa. Ah, you have to... Meron pa ako may susisyon sa... Malamay nyo, oh. Oo. Alam mo, kwento. Alisin ko kayo lahat doon. Lagay ko yung sakali eh. Wala siyang tinda. Kayo may tinda. Kaya lang gulo ng Maynila. Pero gano'ng gagawin nyo? Let's be professional about this. Okay? Last thing, Mayor, ito yung pinaka-importante. Yes, please. Actually, siguro alam nyo lahat yun. Yung dating municipal license namin. Oh. Yes, talagang mataas po. Nung mataas na yun. Frankly speaking. So, yeah. Gusto na taga ako. How po nang benta namin bumaksak na? Pero yung municipal light, yung minabira namin tumaas pa. Kasi yung doon talagang bracket, well, open lang po ito. Oo. So talagang kasi... Sa akin yung binayaran yung lahat eh. Tinignan ko rin po yung alam na kasi may bracket na yun ba? Sa akin yung mga binayaran ninyo. Gusto yung mag-sample ako? Oo. Oh. Retail general merchandise, 440 pesos. Sol Solution. Oh, may 19,000. JB2 Trendy Fashion Shop, 1,050. Oh, hey. See? Ayun! Ayun, binayaran nyo lahat, oh. Mayor, malaki binabayaran namin. Some of you, pag malaki binabayaran nyo, kasi malaki kita nyo. Sales tax, business tax. Mayor, ano pala, kasi may pinag-aralan ko rin po. Kasi baka nga, yes. Marketing system namin, Wawa ba talaga, pero yung tax namin, kamataas. Okay lang po. So, nagtanong kami dati. So, yan lang kami, yung the bracket sa computer. So, oh, tingnan ninyo ha. O, real talk. Apo. Is it real talk? Magkano ambulant vendor? Na magka? Etneb. Etneb. Resibo yun eh. O, oh, Etneb sa umaga, Etneb sa... Hapon, Tacuarense, 40 times 30 days. 1-2. 1-2. Times 1 year. 36 lakas. Oo. Mas malaki pa binayad yung nasa kali kaysa binayad itong isaw. 1-5, 1-9, 1-5, 1-5, 3-7, 6,000, 5,000, 440, 5,000, 5,000, 440. 1,000, 3,000, 2,000, 5,000, 6,000. That is 1 year. Random yan, ha? Oh, another random. Sige, para wala tayong mali siya. Oh, tingnan natin. Ayun. 440, 880, 880, 5,000, 3,000, 1,000. Oh, ito naman yung malalaki. Malalaki naman! Baka naman ng peer naman yung sinasabi mo, Mayor. Ito, malalaki. Kasi malalaman mo kagad malaki. Tingnan mo, sa itsura pa lang ng numero. O, oh, ha? 10,000, 71,000, 14,000, 21,000, 15,000, 13,000, 21,000, 20,000, 12,000. Mas malaki pa binayad ng vendor sa kalye. Ha,
Kaya nga sinasabi ko. Okay. Mayroon yung extra yung maliliit lang siguro, yung nasa stall, ay maliliit na stall yan eh. Kaya sa tindahan talaga, sa kami talagang 100,000. May half million pa kami. Yeah. Okay, ito rin eh. Kaya nga, I would assume, tingnan natin na 12,000. Puro RTW. Ito, food court o fast food, 16,000. Di ba? Numbers don't lie. Yan ang mga binayaran ninyo. Meron 52,000, yun. Ah, ito, 106,000. Baka ikaw to. Yeah, 400. 400,000 binayaran mo? Sa totoo ba? Sa isang tindahan? Yeah. Sa isang tindahan o sa maraming tindahan? Sa ibang tindahan, iba't iba. Isang tindahan lang? Hindi, dalawa, tatlo. Ito, may nagbid, ito, may nagbayad, 2 million. Ah, wholesale meat. Ah, malaki kinita nito. Nangarani. Pure gold. Pure gold eh, oh. I'm just saying, ah. Kaya ano eh, ang importante may data. So anyway, thank you for your taxes. We'll make use of it. Don't worry. I want you to pay 30,000, 40,000, 50,000. I want you to pay that way. I wish. You know why? Pag yun na binabayaran nyo, ano ibig sabihin? Marami kayong benta. Tama? The more you sell, the more business for you, the more jobs for us, and more taxes without raising taxes. See? Nakukuha niyo yung logic. Kaya iniingatan namin kayo. Yung industry ninyo. Okay? So anymore, last. I need to go talaga. Sorry ah. Nakikiusap talaga yun sa... Kailan din ko po, barangay forensic siya mo. Apo. Bali sa akin po ah, lahat ng negosyo, pag kumikita, i-share niyo naman sa mga tao, no? So, bali lang naman pagdating sa mga employee, ibigay yung minimum wage. Sa akin lang ah, experience ko. And para po sa mga bagong negosyo, kasi meron po yung kinatawag na company. Sana po, government, baka pwede po tulungan yung mga ibang negosyante na below 10, no, minsan mga 3-5 persons lang po yung employee nila. Tulungan po sila para mag-apply ng bumpy, para maging legal po yung pagbayad sa mga tao. Ayan. Pero yung SSS, Pilihan Pag-ibig, wala pong ano, exception doon. Exactly. Inaan po nila doon. Gusto nyo alam doon, kasi sa ngayon, hindi ko pinayaran, pagdating ng panahon, babayaran nyo pa rin yun. At may kaso pa. Yes, yun ang masakit na portion doon. Yes po, yes po. Which is ayoko mangyari sa inyo. Bami po kasi yung po yung sinasabi sa Dole na parang... May batas na ganun. Para sa... micro business. Yeah. Papa-research namin para meron kayo bibigay. Anong 537, 537? Dito lang tayo bumagsak o. Ito lang yung ano natin. Dito lang tayo. Para pair kayo kagad. Day one. Day one pa lang, alam na nila na itong pinasok nila ay ganito. Okay? Kasi hindi po namin din kasi masyadong alam yung proseso doon. Kung may guidelines po ba sana para masabihan po sila para maging maayos po yung apply doon. And please, ask them to get NBI clearance. You have to protect yourselves. Please help me protect you. You have to ask them. Anyway, ang chip-chip lang, mura-mura lang. Kung wala silang record, wala silang record, wala silang dapat ikaba. Tama? At least panatag ka. You have to protect yourselves. Ha? Hindi pwede maging fake kapag kinuha nila. Meron kayong way. Inform MBI. May numbers yan. Baka kumuha yan sa recto. Pag kumuha yan sa recto, makukulong lang mga tao doon. Dahil niraid na nga natin eh. Bawal. Di ba? Pinagbabawal ko.
Oh, yun, no? Oh. Occupational permit. One-stop shop na. You ask them to go. Protect yourselves. Please. Huh? Please. Yes, please. Yes, please. Sandali lang po ito. Okay. Halos lahat may magnanakaw. Oh. Kinukuha yung mga paninda namin, sumalikod lang yung sales clerk. Siya printer o yung tao? Yes po. Hindi po. Yung mga dumadaan, check po po. Everyday halos, araw-araw po, nananakawan kami ng mga watches. Kaya tinali na namin yung mga paninda namin, tumalikod lang si sales clerk, dadaklotin tayo. Junior. So, bali sa mall po ito, ilang ako dyan, almost 20 times na po kami ninakawan po. Bali may mga video din po ako. Saka please purchase the copy of the video. We're gonna go after them. Kay Major yes. Ibay, yes, dito po. Sa City Hall, ha? Yes po. Dali mo rito. Complete po ako ng mga nagnakaw sa amin kasi nakakakunik po ako sa aming Tiki Store. So, sana naman po, gawa naman si City Hall po ito. Hindi, trabaho na namin yan. Yes po. That's our job. We're gonna do our job. Help us to be efficient. Give us the copy of the video and we'll go after to these people. Yes, saka sa salary naman, may commission at saka minimum naman po. Okay. Opo. At saka may nagpapabati po si Roy Campos. Idol po kayo. Una, again, thank you very much sa inyo. Thank you for your time. I think those complainants will now understand your situation. And rest assured that the city government of Manila understand you. At the same time, we understand your employees. There will be no bias in this situation. No, we will not. We will be fair. We will treat you individually. Those who violate will face the consequences of their actions. Those who are following simple rules will continue to have peace and good business atmosphere in the city of Manila. Okay? And I hope you will treasure this day that for the first time in history that you were given chance to express yourselves, to explain yourselves, and the city of Manila to understand you. Kung ano ang katayuan dyan. May mga bagay tayong inuuhan, may mga bagay akong hindi inuuhan. I was just fair with you on what we can do and what we cannot do. And the limitations of it. So, rest assured, you continue business in your respective malls. Okay? Do business there. If may nang argabyado sa inyo, taong pamahalaan, wag ako na nakikiusap sa inyo, ha? Please, isuplong nyo sa akin. Directly. Tatago ko naman ang pagkakakilanlan nyo. I've been doing that for so many times. And it is effective. Hindi nyo napansin, marami akong nahuhuli. Alam nyo sino nagbibigay sa akin ng impormasyon? Tao. And wala pa kayo narinig. Tuwing mayroon ako nahuli kasi sabi ni Juan, sabi ni Pedro, hindi nyo napansin? Wala. So by giving me and providing me information, we will be more effective. We'll go after with these crooks. Okay? So Happy New Year. Happy New Year sa inyo. And thank you for your time. I hope
maliwanag sa atin at alam nyo kung ano yung Standard City, and expect communication from us doon sa mga request nyo. Guidelines. We'll give you that copy. Okay? So muli, ako naman nakikisuyo sa inyo. If you are from Manila, please, ha? And if you are not from Manila, you're just doing business in Manila, last, meron akong hiling. Ilagay ninyo ang basura ninyo sa tamang sisidlan. Makisuyo lang. Gawin nyo at panatilihin nyo maging malinis ang inyong mga tindahan. At yan, pag nilabas yan sa mall, tutup din ko yung trabaho namin. Hakutin ang basura nyo. But it would be better if it is in a proper form. Yun lang naman, ha? So, magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal. Manila. God first. Thank you.
Mic test. So, sa mga nanonood pa rin po ngayon, kasama po natin ngayon si Director Levy Facundo, ang hepe ng Manila Bureau of Permits. So, sir, baka pwede po natin bigyan ng recap yung mga kakapanood lamang po sa ating Facebook Live kung ano po yung naganap na dialogue dito. Yes, so first and foremost, thank you so much. Napakarami pong dumating today at nakipagkaisa sa imbitasyon ni Mayor na sila ay makausap. And as you can see naman, no, kanina, most of it naman na naging problema ay kaya naman talaga nating i-resolve. Unang-una, yung mga hinahire po natin, importante, na meron silang mga kaukulang mga permit din siguro. Kaya meron po tayong mga occupational permits na tinatawag, na wherein, nandoon na rin po yung police clearance. So, matiyak natin na yung ating in-employ ay nasa maayos na kalagayan. Yung mga requirements, kayang-kaya naman nilang kunin. Kung walang birth certificate, nandiyan ang NSO. Everything is digitized. Yun naman pong tungkol sa kanilang mga pasweldo na sinasabi nila kung minsan, it's not over 500, but meron silang pakain, meron pa bahay. All of this can be quantified. At sa amin naman, sa Bureau of Permits, we are already working with DOLE. So what we can do is to mediate for them na para maipaliwanag kung ano man, kung ano yung kanilang kalagayan. At within the week, we will send out the guidelines or the guidance na binabanggit ni Mayor kanina patungkol sa mga issues na napag-usapan natin ngayon. We will research, including yung pong para sa maliliit na negosyante sa mga single proprietorship. So lahat yan matatanggap nila this week. Kaya po kinuha natin yung kanilang mga email. We want to communicate with them constantly para updated sila sa mga nangyayari ngayon. Nga po, may assurance na tayo sa ating mga business owners na kakampi nila ang city government pagdating sa mga issue na ito. Yes. Baka po may mensahe po tayo sa iba pang mga business owners na wala dito pero gusto rin natin sila i-reach out na kakampi nila ang city government pagdating sa mga, hindi lang sa business issue, kundi sa labor issues. Yes, definitely. Kayo po ay mga taxpayers ng ating ng pamalang lungsod ng Maynila, kayo po ay aming pangangalagaan, ang inyong interes. And ang pangarap po ng ating mahal na alkalde, gayon din in line with that, yung vision po ng Bureau Permits na maging masigla, payapa, maunlad ang pagnenegosyo sa Pilipinas. So rest assured, we will be here for you and we will protect your interest and at the same time, ang interest po ng ating mamamayang Pilipino. Ang maunlad na negosyo, maraming pong trabaho, at magiging payapa ang ating pamayanan. So, going towards yung bagong Maynila na pangarap natin. Other matters po, bukas po ba yung business one-stop shop sa araw ng translasyon? Yes po, bukas po tayo mula Lunes hanggang Sabado, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Wala pong break yan. You can come anytime or you can send your information online and request for an appointment. So, nandyan po kami sa SM Manila. Punta na po kayo, mabilis lang po. Time and motion kami. Pag maaga po kayong pumunta at wala pa masyadong pila, it's only 20 minutes. Ang pinakamatagal na, half an hour. Pagka medyo mahaba na po ang pila, dyan po medyo nagtatagal. Pero titiyakin ko po sa inyo, lalabas po ang inyong permit in one day. Okay po. Yes. Thank you po, sir. Good luck. Thank you. At dyan nga nagtatapos ang ating special coverage sa Manila Public Information Office at sa official Facebook page ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat po.